Magkano nga ba ang puhunan ng isang school and office supplies business? Hello dyan mga kagabay. So for today no, is pag-uusapan natin kung magkano ba yung nailabas kong puhunan sa pagpapatayo ng isang school and office supplies business. So bago muna natin i-breakdown yung mga expenses, is sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung rason bakit ito yung napili kong negosyo. Unang-una, noon pa man, gusto ko na talaga ng ganitong linya ng business, yung school and office supplies business, kasi nga, inline siya sa aking trabaho. Isa po kasi akong guro, isa po akong teacher. So somehow, if ganito yung business na papasukin ko, meron akong knowledge kasi nga inline sa aking trabaho. Mas maganda kasi na kung papasok ka sa isang negosyo or sa isang business, dapat meron kang knowledge doon para at least alam mo yung pasikot-sikot. Alam mo kung, somehow alam mo muna kung paano mamanage yun. Okay, so punta na tayo sa main topic ngayon. So, yung pag-uusapan natin ngayon is magkano ba yung palabas kong puhunan sa pagpapatayo ng ganitong klaseng negosyo. I-breakdown natin sa isa. Unahin na natin yung commercial space. Kasi ako kasi, kumuha ako ng commercial space. Malapit lang siya sa school. So magkano nga ba yung nagastos ko dito? Yung sa commercial space kasi, since malapit lang siya sa school, so medyo hindi rin ganun kamura. Yung monthly kasi, this is nagbabayad ako ng 8,500 per month. Pero panag-umpisa pa ka pa lang, syempre, yung babayaran mo is merong advance, meron ding deposit. Sa akin kasi, meron akong 3 months advance, 2 months deposit. So all in all, yung nabayaran ko doon is 42,500. Renta pa lang yun. Pangalawa is renovation ng store. Once nakakuha ka na ng store o yung space mo, i-renovate mo yon. Kaya lang sa akin kasi, hindi ako nag-focus doon sa renovation. So kung ano yung nadadnan ko doon sa store, wala na akong major na renovation na pinagawa. So yung renovation naman, gumastos ako noon ng 3,000 pesos. And then, syempre, since retail ako, nagbebenta ako ng mga school supplies, kinakailangan na meron talagang mga cabinets o mga display cabinets na paglalagyan ko ng mga stocks. Isa-isahin natin yung cabinet. Ito yung cabinet na yon. Gumastos ako niya ng 4,000 pesos kasama na yun yung pagpapagawa o yung labor. Gumastos din ako sa yung glass display cabinet. Yung ito. Yan. Yung gastos ko niyan, sumabot siya ng 11,500. Tapos, yung boltless rock, yung ito. Yan. Yung bili ko niyan is 2,400. Yan lang yung nagastos ko sa mga cabinet at display rock. Kasi, eto mga to, meron na kasi ako niyan doon pa sa dati ko na store, doon pa sa dati ko na negosyo. Kaya yung ginawa ko na lang is, kinuha ko na lang doon, inilipat ko doon sa store. Kaya hindi na ako masyadong gumastos doon sa mga cabinets. Yun lang yung tatlong ginastosan ko. Now, yung pangatlo naman is yung lights and appliances. Actually, sa lights and appliances, yung ginastosan ko lang doon is yung electric fan, tapos yung lights. Hindi na ako nagpa-aircon kasi feeling ko naman hindi naman needed talaga na mag-aircon. So, electric fan lang, dalawang electric fan, yung nagastos ko noon is 2,800. Yun namang sa lights is umabot siya ng 1,000. Tapos, yun namang sa signage, actually hindi na ako nagpagawa ng... Ito yung ganito mga signages, hindi na ako nagpagawa ng mga ganyan kasi medyo mahal. So yung ginawa ko is yun na lang tarpaulin, tapos inilikit ko dito. Kita naman, okay naman, yung nagastos ko lang dyan is 500 pesos kasali na yung sa vertical na signages. Tapos yung sa, actually ito optional, pero nagpa-Facebook boosting ako sa page ko kasi nag-uumpisa pa lang din ako noon. So gumastos ako doon ng 450 lang sa boosting ko sa Facebook. Hindi naman needed siya, optional naman lang kasi you can market on your own. Pero sa akin kasi since nag-uumpisa pa lang noon, so ginawa ko is nagpa-boost ako sa Facebook.
Tapos, ito is optional na rin. Kumuha kasi ako ng photocopier. This one. Itong photocopier na kasi ito, second hand kasi ito. Sa kapatid ko kasi ito, hindi na nila ginagamit kasi nga sira. So, yung ginawa ko is, kinuha ko sa kanya, tapos ako na yung nagpa-repair. So, dinala ko doon sa store. Ito naman sa photocopier is gumastos ako ng, I think, mga 20,000 ata. Kasali na yun sa pagpa-repair. Kasi sa kapatid ko naman lang, tapos meron din kami agreement about niyan. Pero yan, yung photocopier machine is optional lang naman din yan. If nagsisimula ka, pwedeng wala yan. Sa akin kasi is meron sa kapatid ko, hindi naman yung ginagamit. So, kinuha ko na lang para mailagay ko sa store. Tapos, yung license naman, yung sa mayor's permit, ang gumastos ako noon ng, I think, mga 10,000 yung ginastos ko. Kasi, kumuha rin kasi ako ng bookkeeper ko. Kasi, meron akong trabaho, so hindi ko na siya maasikaso. So, yung ginawa ko is kumuha ko ng bookkeeper. So, yung sa license ko is gumastos ako noon ng mga 10,000. Tapos, yung pinaka-importante is yung stocks. Yung stocks kasi is gumastos ako noon, o yung puhunan ko sa stocks is mga 150,000. Yan yung puhunan ko para sa mga stocks ko. Kaya lang, yung amount na yan, ganito lang yan karami. Hindi talaga napuno yung store ko. To think na maliit lang yung space ko, yung store ko, yung 150,000 is for starter lang talaga. So, yan lang yung kadami yung stocks ko niyan. So, pinaikot ko na lang. So, all in all, kung susumahin natin yung mga expenses ko, yung puhunan ko, kasali na yung stocks, kasali na yung mga expenditures ko sa store bago ako nag-open, umabot siya ng 263,150. Yan yung naging puhunan ko. Pero, yung prepared ko talaga na amount is 300,000. Kasi, hindi mo sabi kung ano pa yung mga karagdagang expenses. So, yung prepare ko talaga na puhunan is 300,000. Pero yan is pwede pa yung bababa. Kasi, sa akin kasi, kumuha ko ng commercial space. Doon ako medyo nalakihan. If balak mo magpatayo ng school and office supplies business, tapos malapit yung bahay mo sa school, then advantage yun. Kasi, pwede mo nang wala ka nang babayarang renta. Tapos, nalakihan din kasi ako dun sa photocopier kasi naglagay ako ng photocopier. Pero if nag-umpisa ka pa lang naman, mag-put up ng sarili mong business, then optional na yung photocopier. Yun yung puhunan ko. Yun yung total all in all sa pag-put up ko ng school and office supplies business. So far, okay naman. Kung minsan talaga, well, sa business, hindi naman talaga araw-araw naging Pasko. Pero so far, okay naman din yung business ko. Kasi nga, bumalik na yung face-to-face. Although, hindi talaga yung store ko is hindi talaga tapat ng eskwelahan. Pero malapit lang siya sa eskwelahan. So, yun ang mga kagabay, no? Yung may share ko sa inyo kung magkano ba yung puhunan na naipalabas ko sa pag-put up ng school and office supplies business. So if you like or gusto niyo yung mga videos na mga ganito, please don't forget to like and subscribe. So yun lang, bye bye.